kanina nalugi naman ni si Smile si Nisha sa Mind eh. Pero iba kasi yun ni eh. MK Void Spirit yun. Eto, Storm Spirit Queen of Pain. Sa akin kasi, kung makapag level 6 na si Storm, kayang-kaya niya habulin si Queen of Pain kahit makapag blink pa yan. Pero eto na nga, Crystal Novo magagamit na Nisha. Medyo nasasaktan, pero si Mickey pa nga yung pumupronta. Naku po, napakatapang naman. Pag ikaw, maubusan ng mana dyan, sure dead ka talaga. At Team Liquid, na-realize nila na hindi sila ganun kalakasan sa first blood. So, magbaback na lang muna sila. Iwas na lang. Okay na na medyo, diba, nagkaambahan sila. Pero, at least kung wala, edi set up na lang. Punta na lang dito sa mga runes. Lalo na't ngayon, ayaw mong makuha ng kalaban mo yung tatlong bounty runes. Sa ngayon, ang nakikita kong mas nakapwesto is Team Liquid. Meanwhile, for EG, eto, papunta pa lang. Kaya ba? I think 2-4-2 lang ata. Wala atang magkakabakbakan sa bounty rune eh. Parang gusto na lang muna nila mag-secure. Uy! 3 bounties! For Team Liquid! Yun lang! Itignan ko si Clockwork dito sa baba kasi pwedeng battery assault or cogs yung kunin niya para matulak yung gustong kumuha ng rune sa side ng EG. So, good move from Team Liquid. Ang bagal na lang pumosisyon, tingin ko nagiging ina-expect nila na susugod yung Team Liquid at lalaban. Kaya yung positioning nila, dikit-dikit lang. Not knowing na wala palang planong lumaban yung Team Liquid, hindi pa nalala naposisyon yung sarili nila sa rune taking. Pero dito naman sa top lane eh, ito lang ang gagawin ng dalawang supports dito, magsasakita na silang dalawa. Sa bottom lane naman eh, I think more on pagfa-farm muna ang ifo-focus ng both teams dito. Siguro si Pakas, once na meron siyang metamorphosis, pwede niyang i-spam out lang yan para medyo mahirapan naman si Zai dito sa bottom lane. Pero we'll see kung ano nga yung mangyayari. Pero dito sa may gitna naman, 8 and 1 si Nisha, 6-1 naman din doon itong Queen of Pain. So, as expected naman din yan sa may gitna, bigaya lang din naman ng last hits and denies. Ganun talaga, dalawang range kasi ito eh. Parehas din kaya mangharas, diba? So kung dudugo yung buhay ni si Smile, ganun din naman etong si Nisha. Timing na lang sa paggamit ng bote. And tiis na lang muna si Nisha. Kasi for sure, mas may advantage in terms of rune taking si si Smile. Lalo na mamaya kapag kakumuha na siya ng blink. Oh, pero tingin ko mamaya pa ito kukumuha ng blink eh. Ang gagawin niya dito, i-max out niya yung kanyang Shadow Strike. Or di naman max out, pero yun, I think ni level 2 niya ata yung Shadow Strike niya as well as Cream of Pain. Kasi para maharas niya talaga to si Nisha sa mid lane at tuluyang mahirapan. So, tingnan naman natin. Kasi sa dito sa baba, hindi masyadong, parang di ko pa nakamit na nagmeta ata. Di ko nakita na nagmeta si Pakas dito. So parang hindi ganun yung plan niya, yung sinaspam lang yung meta. Pero dito sa top lane, insane niya is very low. Matthew, one more right click. And there is the first blood that is brought to us by 747. So kung gusto nyo magbet guys, punta lang kayo dito sa 747. Or you can message Kuya Nick if may mga katanungan. Pero habang nagsasalita ako, ayan, nabigyan din pala si Panda dito sa baba. Nahuli rin naman siya, pero isa to sa mga nakakatakot din naman na support na matapatan ng ganitong hero, Rubik. Ayan, mga Rubik Crystal Maiden, kasi papalagan ka eh, yung silencer. Bukod sa papalagan ka, mas magli-leech siya sa'yo ng int pagka napatay ka niya, diba? And yun din yung goal lang silencer. Para less yung maging itemization niya dito na basing off of mana, eh, kailangan din niyang magpundar muna ng mga permanent int from the early start ng game. And also for Matthew, wala rin yata siyang planong tumambay sa top. Iniwan niya si Brewmaster kasi malalim din naman yung creep wave doon. Pero kaya bang patayin? Anong, kumuha lang na rune, tapos tumambay. Okay. Kita siya sa ward eh. Siguro, ano,
plan sana nilang pumatay sa mid lane, pero si Nisha kasi hindi masyado siya naharas ni Sismal dito sa mid lane. Medyo mataas pa yung HP niya. So, na-realize nila, okay, hindi na din, parang hindi ata natin kaya i-burst down eto si Nisha at makakatakbo lang siya. So, but, eto na lang? Insania is here, Sismal. Meron pa naman siyang blackout, so... Okay lang, Queen of Pain. Ito naman talaga ang advantage ng isang Queen of Pain. Pag ginagank ka, makakapag-blink out ka lang. Pero grabe yung dalawang support pupunta, umupunta talaga dito sa mid lane. Mm-hmm. Kailangan talaga nilang tambay yan to. Kasi ito din yung point na kaya pang patayin ni si Smile, yung Storm Spirit, habang wala pa siyang Ball Lightning. Mamaya kasi, pag may Ball Lightning na yan, parang Queen of Pain na lang yan na magiging palos na, na mahihirap, ulihin. So, at least, nandiyan yung mga supports to guide yung Storm Spirit, kung madehado man siya, to save him. And nandiyan din for Queen of Pain to help her kill. Hmm. Pero speaking of a kill, makakuha naman ng kill si Whisper dito. Insane na naman ang... napatay nila. So, si Insania talaga, I think, kailangan niya magiging maingat sa positioning niya eh. Pero tingnan mo, ang sakit! Level 3! Max Shadow Strike nga talaga ang gusto na gawin ni si Smile dito. Dito talaga siya, dito niya pa mapapahirapan talaga ng isang Storm Spirit. Kaya siguro nag-last pick Queen of Pain din sila. Pero kasi pa level 6 tayo, na rin si Storm eh, so... Oo. Mapa-level 6 na din naman si Storm, so ang tawag dito. Makaka-out na din naman yan maya-maya. Pero napatay nila si Boxy dito sa baba because of the rotations netong supports. Yan. Ang likot din talaga ng mga support. So ngayon, lalo na yung support composition dito ng EG. Yung hero din kasi ni Whisper is pwedeng iwanan on the lane. That's why magiging malikot talaga itong two supports nila instead of staying sa isang lane lang. Diba? Ahanap at ahanap talaga sila ng mapapatay. Ayan na nga, nadali pa yung mid. Oh, speaking of two supports, ito, after killing bottom lane, dito na naman tayo sa mid lane, mamamatay si Nisha as well as Boxy. Grabe talaga yung burst din kasi mababasan din kasi yung HP ni Nisha dito, so masakit, mararamdaman niya talaga itong Fade Bolt ni Matthew. Yes. Medyo mataas ba ang Ponget loss? Not sure. Awan ko kung sa akin lang, pero sana sa akin lang. Ikaw din ba? Ano lang sa akin, pixelated. Ah, ako yata ang magre-recon, humihinto-hinto sa akin. Sige, try mo na lang mag-recon tayang. Sige, ako na muna ang bahala dito. Ayun, pero dito naman sa bottom lane, okay? Again and again, support. Sobrang malikot dito. There's the lift from the Rubick. And makakatakbo pa naman itong si... Beastmaster, kaso nga lang Boxy, he is also low, but Matthew as well, blinking with the Sonic Wave from this Queen of Pain, at yun ang makakakill dito kay Zai. So that was a core killed dito sa side ng Team Liquid. Mm-hmm. Yan din talaga yung strength ng Queen of Pain. Every time available yung ultimate niya, meron at meron siyang pwedeng mabigyan. Even yung Storm, basta rotatean lang siya ng Rubick and then ng CM. Kaya niya. Mm-hmm. And maya pa kasi yung Storm eh. Yung Storm, kailangan pa niya makakuha muna ng decent rune, arcane, kahit reason, kahit haste. Kailangan niya din muna ng first core item na makakatulong in terms of mana regen. Kasi kung wala pa siya dito makukuha ang magandang item to provide para sa kanyang mana, tingin ko magsistay lane muna si Storm. And wala, hayaan talaga natin at makikita na ang magagank lang at kukuha ng kills muna is the Queen of Pain. Pero dito naman, sa mid lane, sa may river, lift, pero mamamatay pa rin ito si CM as well as the Rubick. At ayan na, nabigyan na ni Nisha itong dalawang malikot na support ng EG. Grabe, wala pang ang item dito si Nisha, threads lang, tapos bumili pa ng raindrop. Kapos pa talaga yan, pero wala, calculated niya kung hanggang saan na yung mana niya. Na kaya pa palang habulin din yung Rubick dun sa kabilang banda. So
So at least for Nisha, may mga nakukuha siya. Kaya yung net worth nila, kahit na rotate ng rotate si Queen of Pain, eh meron naman naging pambawi si Storm. Dikit naman sila in terms of net worth. So yun naman din ang gusto dito ni Nisha. Huwag lang maging owning si C-Smile, and also masabayan niya si C-Smile whenever that happens. Oh, pero tingnan naman natin dito, no? Kasi ang problema kasi ng EG, I think, is si Medusa na napapabayaan nila. Although nakakagam sila, nakakapatay naman sila, malikot naman sila yung ginagawa ng two supports ng EG dito. Pero si Medusa, free farm. Ito yung magiging problema ng EG later on, eh. Pag hinayaan nilang mag-farm yung Medusa, once na meron ng Manta, Skadi, kahit dalawang item lang yung Medusa, kayang-kaya na niyang pumalag. True. Ngayon, okay talaga yung kanyang usa. Dito din natin makikita yung timing ng Team Liquid together with the Beastmaster na okay ang naging start. So, team fight, tingin ko ang mangyayari, paunahan na lang din talaga to. Except kay Crystal Maiden. Kasi nakikita ko sa kanya dito na baka cancel yung freezing field niya kung sakaling gagamitin niya pang initiate may hookshot, may battery assault mamaya, ang daming angansel. So, pwede maging late reaction tulad ng ginagawa ni Insania kanina nung CM siya nung game 1. Dulo na siya. Nagpe-presenta na sarili niya kaso nabati. Mm-hmm. Pero ayun nga, si Nisha, kahit wala masyadong item, palag-palag pa rin naman talaga eh. Hindi naman siya natatakot, but because uses Metamorphosis si Boxy ang maiiwan dito sa Team Liquid. So, it's a support for support trade. Where the good thing is, nakatakbo si Nisha dito. Oo. Tingin ko, ang titigan dito ng Team Liquid dun sa pangyayari na yon is yun nga, ginamit yung Metamorphosis. Kung sakaling after the Metamorphosis, nagpapakita pa yung Terror Blade on the bottom lane, itatry na tong go ng Team Liquid, especially available yung Roar, hindi naman na din umaalis sa lane niya si Beastmaster, na andun lang din naman siya kasama ng Terror Blade, so dito kaya nilang bigyan si TB, pero dapat kung papatayin nila si Terror Blade is isang mabilisan lang, yung tipong hindi na nila paabutan yung reaction ng Queen of Pain, kasi dun pwedeng mabaliktad din yung kill na nagawa nila or magagawa nila on the TB, may magiging return kill na hindi natin alam, baka si Nisha pa yung mamatay or any of the two cores dito ng Team Liquid. So, ingat pa din. Yes. Pero sa EG naman, I think is okay din na itong Terror Blade is nakakapag-farm din naman siya ng maayos. Hindi naman siya namatay ng laging namamatay. So, later on, I think possible na kaya din naman neto ni TB si Medusa eh. Kasi ito yung usual counter for Medusa is a Terror Blade. Pero teka lang, kasi mahuhuli nila itong si Whisper, but makapag-primal split pa naman siya. Kaso nga lang, Roar will be used at makakatakbo pa ba si Zai? Sonic Wave on two heroes and Zai will die in the hands of Whisper. Boxy, hahabulin din dito. Ayun na nga, na-stun na din naman itong alagad ni Whisper and dominating na for si Smile. Bakit pangatayin niyo CM? Sobrang baba ng buhay. Pero yun na nga, as expected, available yung Sonic Wave. Hanap talaga ng gulo doon yung Queen of Pain. And gusto na rin nilang i-pressure itong Year 1 bottom tower ng Team Liquid. Kasi ang laki din ng mapa eh. Ang laki din ng mapa dito sa may baba. And also dyan nila pwede makuha yung Wisdom Rune. Diba yung Tormentor? Nakawin nila from Team Liquid. So, good thing lang talaga na bottom lane na ang pinofocus ngayon ng EG. Pero pinoprotektahan naman as much as possible ng Team Liquid, no? Lalaban sila. Lalaban nga naman talaga. Pero ito, EG lalaban. Gusto nila habulin si Nisha. But meron kasing Bolt Lightning si Nisha dito eh. And makapag-use din siya ng Magic Wand. But there's the lift and Whisper siya pa ngayon madidihado dito. There's Bolt Lightning in. Electric Vortex will be used. Kaso naku po, mababurst down pa nila si Nisha dito. At siya pa ngayon unang mamamatay. And Freezing Field will be used by Panda, but I guess he is still a dead man. Hahabulin din lang si C-Smile, but one more second for that blink. But Mystic Snake is the key into killing this Queen of Pain. Dire's
Tingin ko lang mas magiging easy ang buhay ng Team Liquid if meron ng global silence si Silencer. Kasi ngayon, antagal pa talaga nilang kumukuha ng kill. Diba? Nagtatagal pa sa teamfight, nakakapag-blink out pa, naghahabol pa, or may mga nagiging trades pa from Team Liquid. Tulad nito, diba? So, kung sigurong meron na global silence, mas madali para sa kanila na pumatay. Pero ano ba nangyayari dito kay Lancer at hindi maka-farm? Lagi kasi siya sama-sama. Wala siyang nalileech na solo XP, especially on the lane. Pati din pala si Clockwork, ha? Wala pa siyang ultimate. 14 minutes into the game na. So, yun na yung medyo nagiging lapses for the game number 2 ng Team Liquid. Pero ayan, once naman na nag-level 6 na sila, mas magiging madali para pumatay. And mas magiging palong-palo sila lumaban. Ganun lang talaga ang meta ngayon. Hirap sa level ang support. Ganun talaga, lalo kapag malikot yung team nyo, parang clash ng clash tulad na itong game na to na laging may bakbakan. So, hindi talaga makapagpo-focus sa pagpapa-level. Pero eto na, level 6 na nga yung silencer. So, global silence will be used. Mahahabol naman nila si Matthew dito. And there is the hookshot papunta dito kay Panda. That's one hero dead for EG. Panda with a freezing field. But Nisha is here with the ball lightning in and the electric vortex. One more hit. It's a double kill for Insania. Makapag-blink out pa naman ang Queen of Pain. Pero eto ang hahabulin nila. Si Whisper ang gusto nila lang patayin. Sobrang baba na ng HP. Actually, wala nang mana din si Nisha dito. Sonic Wave magagamit na with a blink in. Kaso nga lang, naging batot pa nga si C-Smile. But it's still 3 heroes gone for Liquid as well. But pakas, nandito na din. 3 versus 1 ang mangyayari. Mikay, meron pa siyang counting mana. Magic Stick will be used. But the Spirit Vessel, ito na yung time na parang mamamatay na nga ata talaga si Mikay. Pag walang mana yung Medusa, mamamatay. Pero naku po, nabuhay pa nga si Medusa dito, si Pakas pa nga. Yung unang mamamatay, Whisper ang kasunod. And grabe naman talaga, double kill pa yon for Nisha. I was expecting Mikay to die. Grabe, sulit pa ang buyback. Sulit ang naging responde dun ng Team Liquid. Ang ine-expect ko, wala namang pangansel ng TP. Etong EG, yung tatlong naghahabol sa kanya kanina. So, iniisip, okay na yata na mag-TP sana. Pero yun pala, kaya hindi pala nag-TP kasi meron palang plano yung Team Liquid. Available yung TP ni Medusa eh, tinitignan ko. May plano pala sila. And habang mas lumalayo kasi si Medusa, yung passive mana region niya kasi dito is plus 6.2. So, habang mas lumalayo siya, ba diba, mas nagkakaroon siya ng extra charges or extra duration para sa kanyang mana shield. Eh, ang binak ng mana shield is 98% incoming damage. Eh. So, ba diba, ang hirap talaga yan for EG kung paano nila susolusyonan yon ng isang mabilisan. Baited! Baited ang EG doon. Worth it ang buyback. Worth it nga naman talaga. Kasi nasave nila si Mikay, doon palang panalo na sila dun sa clash na yon. Kasi isipin mo, tatlong heroes yung nag-hit kay Mikay, pero they still managed to save Mikay there and killed the two heroes dito ng EG. Pero tingnan natin, kasi after that clash, clash na naman daw ulit pagkatapos ng replay. Pero ayan na nga, Nisha wala ng mana, pero wala ng problema kasi Mikay, masakit na nararamdam mana ng EG yung damage ni Mikay dito. Double kill for the Medusa. Mahuhuli naman nila si Boxy. So, kahit papano may bawi, pero lamang pa rin talaga ang Team Liquid sa clash na yan. Kanina pa sila nagsiset din ng ng pace. Sila yung nagsiset ng tempo every team fight or every small team fight kasi sila din yung starter. So, tingin ko kailangan din mag-regroup muna dito ng EG. In terms of itemization, hindi naman din sila nahuli. Her blade is rich. Hindi nga lang siya makapwesta din every team fight. Kailangan good positioning with the metamorphosis. Ayun o, lipad ka lang, Jarnby! Pinapalipad nga, kaso pero kahit pinalipad, inuubusin daw eh. Ayun yung alagad, mamamatay siya! Kasi inuubus yun na, medyo late. Medyo late yung pagbalik kasi totoong anyon ito ni Brewmaster. Yari dun.
sakit. Hindi ata niya ine-expect na ganun yung magiging damage nitong Team Liquid sa kanya. Pero hahabulin pa nila si Matthew dito, I guess. Hindi na din naman pala mas importante itong Tier 2 Tower. Tore-tore na lang muna. Sama-sama nila sila, na sila dito. Magiging mabilisan lang naman yung push with the help of the Mud Golem. Oh, Lifesteal, Mud Golem. Andiyan din naman si Mickey. So, anong plano? High grounds na? 19 minutes? Let's go. Sabi, Team Liquid ah. Uy, Matthew. High ground na nga. Kasi wala, si Matthew nakatayo dito sa may harap eh. Pero parang mapapatay naman nila si Nisha. So, good trade yan for EG and Liquid. Okay, they will just go back. I think they'll wait out the farm na itong Medusa na unti na lang din magkakaroon na ng butterfly. Ayan, butterfly na nga. Oo, pinapadala na. Pwede ng timing yan si Roshan at good to go na yung lineup dito ng Team Liquid. Pwede na nilang dire-diretsuhin to. Sobrang lamang na rin nila at this point eh. Pero, yun nga lang, kailangan pa rin naman nilang mag-iingat lalo na kapag hindi pa nila nasa-secure yung Roshan. Dahil killable pa si Mickey, kaya naman din. Basta mapin lang nila yung Storm Spirit. Makahanap yung Storm, maubusan ng mana yung Storm, or at least mapatay na, safe na, mapatay. Tapos isunod mo na yung Medusa. Kasi si Storm, yung isa sa mga taga-prevent na magomo yung Medusa eh. So kung magagawa mo siya ng paraan, every team fight, natingin ko in terms of disables, hindi naman at damage, hindi naman kukulangan dito yung EG na mga pangbigay kay Storm. So, ang kailangan lang nilang isipin dito is yung timing ng silencer. Kasi, ang pagbabasehan din ng damage ay galing sa mga skills ng EG eh. So, alam naman natin, madali lang yung ma-timingan ni Insane niya ng Global Silence. Kaya kailangan pa din dito magpayaman ng sobra ni Terror Blade. Kailangan nga talaga. Pero eto, speaking of magpapayaman eh, yung Liquid yung magpapayaman. Gusto lang patayin si Whisper dito. Meron naman siyang Primal Split pero hindi na niya gagamitin yan since mag-isa na din siya and it's not worth it. Oo. Hindi na talaga. Reset na lang din. 35 seconds lang din naman yan. So, balik ka na lang mamaya. Ano yun? Okay, sabi TP out. Baka abutan pa. Hindi na rin naman, pero risky plays tayo yung ginagawa ng EG kasi hirap na silang tapatan pa yung Team Liquid. Tinatry na lang nila dito na makakuha ng information kung saan ba naglalagay yung Team Liquid para maiwasan nila. So ano na lang, iwas-iwas na lang muna, no choice ka na dyan. Totoo nga. Kailangan na talaga nila iwasan sa ngayon, pero ito, paano nila maiiwasan tong nagpupush na sa kanilang base. There's a ball lightning in, Nisha. Well, hindi pa naman ganun ka-low yung mana niya, pero kailangan niyang maging maingat kasi pwedeng-pwede pa siyang patayin dito ng EG. But of course, si Mickey na lang muna ang magta-tank dito kasi mataas pa naman yung mana. But there's a hookshot, the ball lightning in as well. Global Silence will be used. Makapag-primal split pa naman si Whisper. But Stone Gaze will be used by Mickey. Magbaback na on count eh, yung EG dito. But si Pakas na roar, but no problem because mamamatay pa rin talaga etong clockwork. Pero G na G pa rin si Mickey. Tingnan mo, parang wala pa rin nababawas dito sa HP and sa mana niya. Tingnan mo naman, it's a double kill. 3 heroes gone for EG. Nisha, makakatakbo pa nga. Akala ko, one tick na lang yun ng Shadow Strike. Mamamatay na sana, pero calculated naman yung pag-tick ng Shadow Strike, nakapag-TP out pa naman siya. Ay, naku, nakakagulat ang mga ganitong galawan din from EG. Hindi ko in-expect game 2 na wala talaga silang magiging kalaban-laban kahit sino yung pumasok. Queen of Pain, Brewmaster na pang na may pang-micro. Nasasagutan ng Team Liquid. Kayang patayin ng Team Liquid. And even though delay yung mga ulties dito ng supports ng Team Liquid compared sa supports ng EG na 10 minutes pa lang may mga ultimates na hindi natin nakita na kumbaga naging risk factor yun eh, na naging disadvantage yun for Team Liquid.
parang wala lang. Hindi naman sila nalugi at that point. Nagawa pa rin naman nila yung plano nila from that minute onwards. Hanggang 23 minutes, palong-palo yung Team Liquid. At saka yung composition din kasi na supports dito ng Team Liquid, sobrang halaga in terms of team fight. Clockwork with the information, with the hook shot, and then global presence, global silence ng silencer. So, that's two things na kakailanganin mo. Two skills na kakailanganin mo when it comes to team fight. Partida kanina, hindi pa nag-grow siya nung nag-high grounds na yung Liquid, pero nanalo pa rin sila. Ganun na sila kalakas. So, what for kapagka may Roshan? Ay, goodbye na ba? Kaya kasi talaga nila eh. Kasi ang mayaman na din kasi si Mikkei. Yun kasi ang problema. Na-mention ko na din, I think, earlier na pag napabayaan si Mikkei dito, pag hindi siya mapatay at magagang, ito yung magiging problema nila sa late game. Or kahit sa mid game. Na ngayon, nagiging problema na nga si Mikkei, 24 minutes pa lang. What more, if ever sabihin natin, madadrag ng AG to the late game, even if my farm si Terror Blade dito, I think mahihirapan pa rin yung AG eh. Kasi may pang-hold naman sila dito ng Terror Blade. I think yung damage nila is enough with just one roar. Damage ni Medusa na marami ng item. Kayang-kailang patayin si TB. But speaking of papatayin, si Makio na lang daw muna. Ang una nilang papatayin. Uy, di pa naman mamamatay. Ball lightning out pa naman because of that stolen skill. At si Boxy pa ngayon mabibigyan dito sa side ng Team Liquid. Oh, ang ganda rin ang positioning din ni Pa kasi ang medyo nahihirapan lang ako dito for EG is kung paano nila hahatiran ng pagkain, paano nila hahatiran ng kill si Pakas kapag wala siyang metamorphosis. Kasi yun yung magiging battle natin pagdating ng late game eh. Medusa na walang hinihintay na skill, diba? Mana lang ang kailangan niya. Meanwhile si Pakas, kailangan maglaro siya every time on the timing ng metamorphosis niya. So, dun lang ako medyo curious pagdating ng late game, paano ba siya dadalan ng pagkain ng EG? Paano ba i-drag ng EG yung mga kills papunta sana kay TB? Kasi TB naman talaga yung kailangan mong palakasin at this point eh. Na ngayon, hindi naman mahirap yung Terror Blade. Yun nga lang, ang problem niya is good positioning every team fight. Makakakuha siya ngayon ng single pick-off. Makakuha siya ngayon ng hero from Team Liquid. Pero yun lang yun, kadalasan eh. After nun, hirap na ulit siya. Pero tingnan mo, ang tapang-tapang ni Nisha, hindi natatakot ah, kahit wala sa kanya yung AGs. But I think he does have the cheese, so okay. Ay, hindi, wala na pala. So, I think okay lang din naman for Nisha na magiging malikot siya kasi wala namang mag-disable sa kanya easily eh. Pero, okay, look at this, EG. Nanonood lang sila na binabasag ni Mikkei or ng Team Liquid itong tier 3 nila and barracks. Pero, anong ginagawa ni Nisha dito? Nag-electric vortex ng alagad. Lipad. Ah, kasi annoying eh. Pinapalipad lang kasi si Medusa. Sa bakay. Maka talagang baliw dyan sa ere. 6 seconds. Alalut. So, for Terror Blade, sige, tinanggap na lang niya ang kapalaran. Dito na lang ako. Mahirap. Wala nga naman siyang metamorphosis. Diba? Best timing to push. Pero, lalaban ba? Uy! Uy! Blow lightning! Lift! Kaso global silence will be used din naman. Ang layo ng wild access doon. Pero pagkas is here. There's a reflection at papalipa pa rin. Kanina pa ito pinapalipad si Mikkei. Pero dead ma din dito si Mikkei. Alam niya sa pagbabalik niya, uubusin niya yung EG eh. Pero at least for Team Liquid, dalawa yung wala silang ulti dito. So anong call? Lalaban ba? Pwede pa naman lumaban. Aegis pa to. Pero ingat pa din kasi global silence, big skill yon. Even yung hookshot setter nila yon. Setter, yun sala. Si Boxy naman talaga yung mag-initiate ng clash dito. Si either Boxy or Nisha sa kanilang dalawa lang. Pero eto, last set of racks. Kailangan na talaga i-defend netong EG. Itong last set of racks nila. But Team Liquid, of course, hindi pa rin naman natatakot kasi may Aegis pa. Dalawang pagbuhay ng Medusa dito. Isang buhay pa nga lang sa past. Hindi na nila madedef eh.
Pero medyo mababa na din naman yung mana ni Mikkei dito. So, kailangan niya din mag-ingat-ingat. Kasi I think 40 plus seconds na lang mag-e-expire na din yung Aegis. Para makapag-regen na lang din siya with that Aegis nga na pa-expire. Likod-likod muna, distansya. Ang mahalaga, very dominated na nila itong outer side ng high grounds ng EG. So, nandiyan si Nisha to clear all the waves from top, mid, and then bottom. And wala, wala makakuha si Whisper, wala makakuha yung course ng EG. Lahat latak na lang. Lahat mga kakaunting creeps na lang din. Ganito nakalugi yung tinatamo ng EG. And yung pagbawi, tingin ko makikita natin to sa high grounds kapag ka full potential na yung mailalabas si Terror Blade. Kailangan niya kasi talaga ng meta. Ano ba nangyari kanina pa? Metamorphosis timing off sa bawat team fight. Wala, walang meta. Nagagamit ng hindi big yung team fight. So, hopefully mamaya makita natin yung kaalakasan ng Terror Blade kasi sa high grounds, 'di ba, nang may maganda siyang positioning kasi yun naman talaga dapat. Gano'n naman talaga dapat ang magiging cost ng pagbawi ng EG. Kasi sunod-sunod na yun eh. When Terror Blade has a good positioning from the high grounds, nandyan na din yung control ng Brewmaster with the Cyclone, yung burst ni Queen of Pain. So sunod-sunod na yun. Magpo-fall into place na yun once na okay yung position ni TB. Kaso, hindi pa niya yun nakukuha kanina pa. Kanina pa nga kasi talaga siyang nahihirapan dito. Okay. Hindi siya sure eh kung paano siya makapag-free hit dito? Kasi ang likot-likot ng heroes ng Liquid, syempre, eh, merong storm. Tapos nagiging maingatan siya na hindi siya ma-hookshot, hindi siya maroar. Di ba, ang daming iisipin neto ni Pakas, lalo na eh, mayaman na din talaga yung Team Liquid. But Team Liquid, since they don't have the AGs anymore, eh, magiging maingat lang muna sila. And I think magfa-farm muna since controlled na din naman nila yung map and maybe they can wait for that second Roshan. Hintay-hintay na lang din muna. Pero guys, update lang po yung 9 Pandas eh pasukla sa ating upper bracket. Pero pwede pa naman sila magkaroon din ng tiebreaker ng Team Liquid regarding sa placement kasi ang mangyayari pareha silang 10-6. So, tignan natin mamaya. Pag 2-0 to ng Team Liquid, ha, hindi pa naman tapos. Pero hindi na kasama yung 9 Pandas sa tiebreaker ng 8-8. Ayan, or 8-7. Kaso, mamamatay. Ito si CM sa taas. Andito naman sa mid lane. Well, Zai, makakatakbo pa naman siya. Pero I think hindi yung score ng game series yung babasihan eh. So, pag na 2-0 ng Team Liquid to, sila yung second. I believe ganun yung mangyayari dito. Kahit dalawa silang 10-6, as long as 3 wins, tapos 2 wins, more on draw, yung 9 Pandas, lamang pa rin yung Liquid at sila pa rin yung magiging second sa bracket nila. I think that's how it works. Okay, silipin natin mamaya. Meanwhile, for Group B, guys, inaabangan pa natin yung mga games nila kasi alam ko, pa-start pa lang yung mga laban ngayon ng Group B. Ayan. Unang laban doon is Tundra versus Team SMG. So, inihintay lang matapos etong lahat ng mga series natin sa ngayon. So, check natin kung hihinga pa ba yung SMG. Best scenario na lang for Team SMG is yung lower bracket. So, sana makapuso pa ang ating isa sa mga teams sa Southeast Asia, also for Talon. Ayan, lower bracket din ang kanilang pinupusuan. Kasi kompleto na for Group B ang mga nasa upper bracket. Tundra, OG, Team Spirit, Shopify. Ayan. So, yung Group A talaga, yung medyo unsure pa kung sino makakapasok, sinong malalaglag eh. Kasi yung upper bracket sa Group B eh, sure na sino-sino. Pero, eto, sure na kaya nanalo yung Team Liquid dito kasi lamang na din naman sila sa game na to, 16,000 gold lead na. Pero yung EG, eh, pumupuso pa rin naman. Kaya pang patagalin din yung game. Mag-Roshan na nga lang yung Team Liquid, pero kung makukuha na nila ito ng libre, think the end is near. Parang the end is near nga.
Kasi, well, tatry ata nilang i-contest, but I think they're too late. Yes, they're too late. Makuha na ng Team Liquid yung Roshan, and of course that Roshan kill is brought to us by Vortex. If you want to upgrade your PC parts, PM na kayo sa Vortex. Pero eto, Ball Lightning in, and nakaaganim sa din kasi si Storm Spirit dito, but Global Silence will be used at magbaback muna ang EG, pero hahabol pa rin ang Team Liquid, kaso medyo malayo na nga lang inside ng EG dito. Hindi na rin kaya pang maghabol ang ganun kalayong distansya ng Team Liquid. Kaya ng Storm, pero yung apat kasi ng Team Liquid, may kabagalan din eh sa paglalakad. Hookshot, kaya ding sumunod, pero yun nga lang yung mga follow-up yung mawawala. So, respeto na lang din, nakadistansya naman na yung EG with the items meron sila, Blink, for staff. So, tingin ko high grounds na lang to ilalaban ng Team Liquid. Para other than the kill, di ba, may pinaprioritize din si Mikey, which is yung tower pushing. And, well, yun naman talaga ang ipapriority netong Medusa. Kumbaga, may split shot naman siya eh. So, di ba, magiging okay lang din, I guess, pero okay. Eto na nga, Electric Vortex sa dalawa, pero hindi pa rin mamamatay. Very tanky pa rin etong heroes ng EG since they do have that Crimson Guard. Pero kahit si Medusa, kahit illusions ni Medusa, nahihirapan silang patayin. Lipad ka muna, tas push ulit. Uy, pasok po yung Storm. Pero Whisper, naku po, machi-chainstun ata. Makapag-primal split ba? Naku, mamamatay si Whisper dito nang walang buyback. And Mikey, well, ipupush lang ang last set of racks netong EG. They still do have the fortification, but the wraparound play. Maybe they can kill somebody dito sa Team Liquid. Kaso nga lang iniisa-isa ni sila. Pati si Bakas, mamamatay. Double kill for Mikey dito. Walang buyback yung Tether Blade. Goodbye. And it's a GG na nga for EG. Very clean series for Team Liquid. A 2-0. Congrats din sa Team Liquid dahil yun ang kinakailangan nila to secure the upper bracket slot. Pero, ang score dito ng Team Liquid is 10-6. Hintayin lang din natin na ma-update na babaliw pa din yata si Liquipedia. Kasi 10-6 sila, and then ang mangyayari is yung PSG LGD 9-7. So, baliktad yata, no? Fourth ang LGD and then third ang nag-update. Ayan, fourth ang LGD, tama. Great, an update na pala. Eto guys, Team Liquid, ayan, nasa second spot na rin naman sila. Pero tignan natin, second third na to dapat eh, 'di ba? Pero naka-two pa silang dalawa ng 9 panda. So, I don't know. I think okay lang kasi parehas naman silang upper bracket, so I think it doesn't matter, depende na lang kung sino makakalaban nila. Siguro ginawang 2 kasi 10-6. Ayun lang, pero dalawa yung 2, most likely, 'di ba, i-result yun into tie. So if hindi na magte-tie, dapat may second, third. So, abangan na lang natin mamaya. Huwag kayong mag-alala, guys. Kami naman ni LV yung magkakast din ng tiebreaker. So, yun. Update na lang namin din kayo mamaya sa magiging laban din. And also, second series natin dito sa stream B. Ay, SMG? SMG? Dito ba? Ayun, SMG versus Tundra. So, kompleto na ang mga mag-upper bracket. Samantalang, ayan, kompleto na for Group A and Group B. Pero yung mga malalaglag, syempre, dun din tayo curious ngayong araw. Sino ba tingin mo mga malalaglag pa, LV? Ayan na, yung Vistos SMG. Tingin ko yan na yan eh, yung mga lalaglag. Sa Group A. Sa Group A? Aster. Tingin ko makakapalad yung Bet Boom. Hindi, okay. Tingin ko Bet Boom EG yung makakapalad. I don't know, ah. Tingnan natin. Kasi kung magbe-base sila sa wins lang, not the standing talaga na 8-8,
Laglag na dapat yung bet boom. Kasi one lang yung win nila eh. Yung dalawa, dalawa yung win. Pero kung mag... hindi nga naman naka-red. So, possible pa nga na... na parang bet boom EG pa nga. Pero we'll see. Kasi Team Aster malakas din naman eh. Mm-hmm. Alala, is dito nyo din naman mapapanood lahat ng mga games na yan. Pero napunta ba sa dapat paroonan ng mga idol nyong teams yung... standing nila o may mga disappointment kayong nakuha dyan? Comment nyo na sa may baba. Pero second series natin, guys, is gonna be Tundra versus Team SMG. Saan ka dun? Tundra 2-0 o 1-1 pa? 2-0 na ako, be safe na. Tundra yan, Tundra. Matik. Kaya di naman mag-ano yan. Okay, di naman magna-number one yan sa group B kung di ba ka malakas. Eh, kamag-anak niya yung isang player from SMG. Malay mo, di ba? Bigyan chance. Char! Bigyan chance? Natin. Kasi execution yan, guys. Laglag na yung SMG. Isa sa mga C-teams natin. Pwede pa malaglag. Yung Talon, no? Lower bracket na lang din dito yung Talon. May last remaining game pa naman din sila. Pero pwede pa malaglag yung Talon kung tutusin. So, lahat naman ng yan, malalaman natin ngayong araw. Pero pahinga muna tayo and let's wait for the second series, the Tundra versus Team SMG. Resulta natin ngayong first series is 2-0 in favor of Team Liquid. So, thank you guys so much for watching. Mamaya tiebreakers, may kita nyo kami ulit ni LV. So, kita-kits na lang ulit mamaya. Bye for now.